malalakasang baha, walang humpay na ulan at landslides ang bumulaga sa malaking bahagi ng Luzon dulot ng bagyong Maring. Pinakanapuruhan ang mga probinsya sa Southern Luzon. Sa Silang Cavite, buhay ang naging kapalit ng pagliligtas ng isang babae sa kanyang pamilya nung tangayin ng baha ang kanilang bahay. Habang sa bayan ng Noveleta, pinasok ng rumaragasang tubig ang mga bahay matapos bumigay ang breakwater ng ilog. May report si Steve Dailisan. Nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa barangay Kalugkob, Silang Cavite, kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Hindi na nakababa ang mga nasa convenience store dahil Lampas, Bewang ang baha. Matawid na tubig dito sa pader namin kanina. Kinaumagahan, ito ang tumambad sa residente. Ang kalsada, nagkabitak-bitak, nagkatungkap-tungkap. Akala namin, may gumibang pader dyan kasi parang dumadagundong eh. Eh yung pala, yung kalsada na, biyak na. Ilang bahay rin ang nasira. Originally, tatlong bahay yung nakatirik dito sa kinatatayuan natin. Pero kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan kagabi, rumagasa yung tubig. Tangay niya yung mga malalaking tipak ng kalsada na naanod. At dahilan para ma-wash out yung mga bahay dito, ang naiwan na lamang ay yung mga palikuran nila, yung mismo mga bahay naanod na dito naman sa gilid ng creek. Si Raquel maluha-luha habang ikinukwento ang paglikas. Tanging damit na suot lang daw ang naisalba. Dito pa nakatayo yung bahay namin. Eh, ang lakas ng ano ng tubig, kaya niligtas na lang namin yung sarili namin. Malakas pa rin ang agos sa tulay sa barangay Sabutan. Ang barandilya at riprap nawasak na mga puno na inanod ng tubig. Kinailangan itong putulin para madaanan ulit ng mga sasakyan. Sa kasagsagan ng ulan at baha, natangay ang bahay ng mga nasayaw. Ang 32 anyos na si Rosie Nasayaw, na isalba pa ang tatlong anak at asawa, pero siya mismo kasamang tinangay ng bahay. Sa Dasmariñas, Cavite na siya natagpuan kaninang umaga. Nakakapit daw po siya, kaya lang malulunod na siya. Hawak niya po yung isang anak niya. Inihagis niya po yung bata para ano yung bata. Nakakapit dun sa kahoy yung bata. Yung pong pagkatapos po nun, yun na. Nakasama na siya po sa pag-anod ng tubig. Agad naman daw pinalikas ang mga naninirahan sa gilid ng ilog. Kung tutusin, mataas na bahagi na ang silang pero binaha pa rin. Biglaan daw ang buhos ng ulan kaya alamin ng lokal na pamahalaan kung paano mas mapapatibay ang drainage system. Ilikas na muna natin sila at so far ginagawa namin ng paraan na hindi na namin maibalik sila doon sa mga lugar nila, danger zone. Kasi ano yun eh, mga ano na ismet na yun eh, so dapat talaga wala nang ano doon, wala nang buildable areas. Pero isyo rin ang dulot ng baha sa iba pang bahagi ng Cavite. Sa tindi ng pagragasa ng tubig, nagmistulang ilog ang bahagi ng kalsadang ito ng Noveleta. Pahirapan tuloy ang pagtawid, kaya ang ilang lalaki nagbayanihan para alalayan ng mga residente. Naglabas na sila ng lubid para makapitan ng mga tatawid. Lubog din sa baha ang mga sasakyan. Ang mga kotseng ito itinali na sa puno para hindi anurin. Halos abuti naman ng tubig sa Magdiwang River ang isang tulay. Nasira ang breakwater ng ilog kaya rumagasa ang tubig at pumasok sa mga bahay. Binahari ng ilang bahagi ng Bacoor, ilang residente ang lumusong. Dahil ba sa ilang bahagi ng Emilio Aguinaldo Highway, traffic. Steve Dailisan, GMA News.